Philippians chapter 2, verse 1 to 11. Napakaganda po ang mga salitang ito at nais ko rin pong basahin ito sa Tagalog. Sabi po sa verse 1, kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Amen. Napakaganda po ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa oras ng ito. Hayaan niyo po ng inyong mga salita ay maging buhay na paalala sa amin at buhay na katuruan upang sa ganun ay amin po itong maisapamuhay, maipractice araw-araw naming pamumuhay at paghihintay sa inyong pagbabalik. Patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso at ang aming isipan at patuloy po kayong mangusap sa bawat isa. Thank you, Father God, in the mighty name of Jesus. Amen. Pwede po ba nating mabasa ang ating theme for 2022? Nakikita nyo po? Kingdom? Kita nyo po yon? Kingdom living. Lahat po nga po tayo? Yes. Yan po ang ating theme for 2022. Kingdom living. Ano po ba itong kingdom living? Pag sinabi po nating kingdom, of course, there is a king. Ang leader po niya ay hari. Sa dictionary po, ang sabi po sa kingdom, ang meaning ng kingdom, it is a country, a state, or territory ruled by a king or queen. Pinapangunahan ng hari o kaya ay ng reyna. Meron din pong meaning, kingdom is the spiritual reign or authority of God. Kingdom is the spiritual reign or authority of God. The kingdom of God is not a religion. It is a territory headed by a king. And who is the king? The kingdom of God is not a religion. It is a territory headed by a king. Of course, the king is Jesus. He is the king of all kings. And the kingdom of God is ruled by a king with citizens. Who are the citizens of the kingdom of God? Sino po?
tayo. We are the citizens of the kingdom of God. Our theme for this month is the suffering servant. So under the kingdom living, our theme for this month, for January, is suffering servant. Kayo, kung mapapansin po natin, kung matatandaan po natin, karamihan po sa mga messages o sa sermons for this month is about service, about serving. Kanina po, ang message ni Pastor is about serving. When God seems so distant from you, are you still going to serve Him? Yun po ang katanungan ni Pastor kanina sa kanyang sermon. So ngayong umaga, ay gusto ko rin pong dalhin sa inyo ang kung ano yung mga attitudes ng isang servant o isang lingkod ng Panginoon. Lahat po tayo ay lingkod ng Panginoon. Hindi lamang po mga pastors, hindi lamang po mga evangelists, hindi lamang po mga Bible school teachers, hindi lamang mga missionaries, kundi lahat ng anak ng Diyos, lahat ng tumanggap kay Jesus bilang kanilang sariling tagapagligtas ay lingkod ng Panginoon. Anong harapin natin ang ating katabi at sabihin, ikaw ay lingkod ng Diyos. Amen. What a privilege to be a servant of God. So ngayong umaga, sa ating pong binasa, tunghayan po natin kung ano yung mga attitudes, ano po bang mga characteristics ng isang servant of God. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko pong basahin or nais ko pong sabihin na ang kingdom of God ay sa ating mga Kristiyano is the spiritual realm over which God reigns as king. Or it is the fulfillment on earth of God's will. Kingdom of God in Christianity is the spiritual realm over which God reigns as king or the fulfillment on earth of God's will. Kaya nga po, doon sa prayer, no, yung binigay ni Jesus, sabi doon, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So, it is the fulfillment on earth of God's will. How can we make the invisible kingdom of God visible? Paano po natin, sabi nga natin, it is a spiritual realm. Pag sinabi natin spiritual, ay hindi po physical, hindi po natin makikita, hindi po natin natatouch. But we can make the invisible kingdom of God visible. We do that by living in such a way that we bear witness to the reality of the kingship of Christ in our jobs. Not only in our jobs, kundi sa atin din pong mga pamilya, sa atin pong paaralan, at kung saan man tayo naruroon. The only way the kingdom of God is going to be manifest in this world before Christ comes is if we manifest it by the way we live as citizens of heaven and subjects of the King. So, paano po ma-manifest dito sa mundong ito ang kingdom of God bago pa po siya dumating? It is if we manifest it by the way we live as citizens of heaven. So ang bawat isa po sa atin na mga anak ng Diyos, na mga lingkod ng Diyos, ay inaasahan ng Panginoon that we will manifest kingdom living
No? We can manifest it by the way we live. Mapasa trabaho man tayo, sa kung tayo ay government employees, paano po tayo nagsiserve sa ating mga kliyente. So, we manifest by the way we live. Kung tayo po ay guro, we manifest it by doing our job faithfully. Kung kayo po ay nasa opisina, you manifest it by doing faithfully your job. Kung may kliyente kayo, ay huwag munang unahin ang cellphone. No? Nung nag-renew po ako ng business permit, so di ba mahaba ang pila? So, merong mga table-table dyan. Medyo mabilis din yung transaction. Pero meron ding iba na bago ka asikasuhin, ay titingin muna dun sa cellphone nila, mag-chat-chat, mga ilang minuto ang lilipas muna bago ka i-entertain. But as Christians, we should not do that kung oras ng trabaho. Amen? Kung oras ng trabaho, unahin ang serbisyo sa ating mga kliyente. It is not the time for us to makipag-chat or kung ano pa man. Ang ating trabaho ang dapat unahin at yun ay ang pagsiservisyo. So by doing so, you are manifesting kingdom living. Kung ginagawa mo ng tama ang iyong paglilingkod sa iyong kapwa. The whole time the Lord Jesus was here on this earth, He represented His kingdom in every way. Sa lahat ng kapamaraanan, si Jesus, nang nandito po siya sa lupa, ay nirepresent po niya ang kingdom of God. No? Through principles, sa kanya pong pagsasalita, sa kanya pong mga kilos, sa kanya pong mga ginawa. He never once misrepresented His Father through words or deeds. Ni minsan ay hindi na misrepresent ni Jesus ang Diyos Ama. At bilang mga anak ng Diyos, we are also expected to represent our God. And we are expected to represent Him well. Not only to represent Him nang basta, but to represent Him well. And in the verses we've read today, we are shown an example or a model to follow. And that is none other than Jesus Christ Himself. What should be the attitude of a servant? He thinks of others and not himself. He thinks of others and not himself. Sa verse 4, ang sabi po dito, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Ang atin pong basihan ay ang example ni Jesus Christ. Sa verse 5, makikita po natin dito sa verse 5. At ito ang pinakabasihan natin ng attitude na dapat magkaroon tayo. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. It is having the mindset of Jesus. Ano po itong mindset na sinasabi? Na kahit na siya ay Diyos, taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitan na manatiling kapantay ng Diyos. At kahit na pwede
pwede niyang gawin kung anong gusto niya dahil siya ay Diyos, siya ay makapangyarihan, siya ang higit sa lahat. Pero siya ay nagpakumbaba. Hindi niya inisip ang kanyang sarili, kundi inisip niya ikaw at ako. Ikaw at ako ang nasa isip ng Panginoon. Pwede niyang hindi pagbayaran ang kasalanan ng mundo. Pero kung hindi niya gagawin ito, ikaw at ako ang kailangang magbayad ng ating mga kasalanan. Tayo ang dapat na ipako sa krus. Tayo ang dapat na magbata ng kahihiyan. Tayo ang dapat lagyan ng tinik na korona. Tayo ang dapat na paluin dahil sa ating mga kasalanan. Pero dahil sa matinding pagmamahal ng Panginoon sa iyo at sa akin, hindi niya hinayaan na maranasan mo ito. Jesus, as the true servant of God, He thought of you, He thought of me, and He did not think of Himself. So that is one attitude of Christ na kailangang i-emulate po natin. Kailangan po nating matutunang gayahin na hindi yung ating sarili lamang ang ating iniisip, hindi yung ating, kumbaga parang nagiging selfish tayo. God has called us to have a servant's heart, a servant's attitude, following His example. Tayo po bilang mga Kristiyano ay hindi po nabubuhay para sa ating sarili lamang. Ako ay hindi nabubuhay para sa aking sarili. Ikaw ay hindi nabubuhay para sa iyong sarili. Bilang anak ng Diyos, ikaw ay nabubuhay para sa iyong kapwa. Lalo tigit para sa kapwa natin mananampalataya. Sa Biblia po, kung ating matutunghayan, ay napakarami po na mga kataga na ginamit doon yung with one another. With one another. Many times in the Bible, God instructs us to live with one another. Not to live for yourself, not to live for myself, but to live with one another. Sa Romans 12, verse 10, ang sabi po dito, be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. So makita po natin dito, be devoted, kanino? Sa sarili ko? Hindi. Ang sabi po niya, be devoted to one another in love. Another, honor one another above yourselves. Nang higit sa sarili mo. Kung ang pagtingin mo sa sarili mo ay mataas, ituring mo na ang iba ay mas mataas kesa sa'yo. Parang mahirap, no? Lalo na pag sa ego natin, mas magaling siya kesa sa akin. Parang ang hirap, no? Kasi nature ng tao, yung ating sarili ang itaas. But thank be to God, ang nature na ating pinamumuhay ngayon ay hindi ang ating sarili, kundi ang nature ng Panginoon. The nature of Jesus na ibinigay niya sa atin nung tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Sa 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another. Nakita ulit po natin doon. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. So, think of others and not of yourself alone. Encourage one another, build each other up. Galatians 6:2, sabi po dito, carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the law of Christ. Others, not myself, but others. It is the key word in the vocabulary of a Christian practicing a kingdom living. Others is the key word in the vocabulary of a Christian practicing a kingdom living. So kahit dito pa lamang tayo sa lupa, we can practice
the kingdom living, because it is a way to manifest the invisible kingdom of God by showing how we live for God as servants of God. Look out not only for your interests, but also for the interests of others. Meron pong isang kwento na merong executive na namatay. At pagpunta niya sa langit, meron pong dalawang grupo ng executives. Nakita po niya doon, ang anghel ay merong isinerve na mga masasarap na pagkain. Ang daming pagkain doon sa mahabang mesa at nandoon yung isang grupo ng mga executives. At bago pa sila kumain, yung pinaka-leader na anghel ay dumating at meron siyang dala-dalang mga kutsara na mahahaba. At inilagay ito, itinali sa kanilang mga braso, sa kanilang kamay, na abang hirap, di ba, pag tayo ay kakain, kailangan i-bend or i-fold yung ating siko para makasubo tayo sa ating sarili. At napansin niya na payat yung isang grupo na iyon. Pagpunta niya doon sa isang grupo, napansin din niya na matataba ang mga grupo ng executive na nandoon sa kabilang kwarto. Marami ding mga pagkain, pareho yung mga pagkain na masasarap. At nilagyan din sila ng mahahabang kutsara. Parang ang hirap. Pero bakit matataba yung sa kabilang grupo? Dahil hindi man sila makasubo, mahirap subuan yung kanilang sarili. Ang ginagawa po nila, kumukuha sila ng pagkain at isusubo doon sa kanilang kapwa, doon sa kanilang harapan, yung taong nasa harapan nila. At ganun din po yung iba, nagsusubuan sila, nagtutulungan sila. Pero doon sa kabila, dahil ang sarili nila ang kanilang iniisip, ayaw nilang mag-serve sa kapwa. So payat sila, ayaw nilang subuan yung kanilang kapwa. Ayaw din silang subuan ng kanilang kapwa. So, anong ibig sabihin po? We should look out not only for your own interests, but also for the interests of others. Do not think of yourself only, but think of others. Ganun po ang ginawa ni Jesus bilang ating example, bilang ating halimbawa. Kaya nga, sabi dun sa song na Above All, trampled on the ground, like a rose trampled on the ground, he took the fall and thought of me above all. Ganun ka kamahal ng Panginoon. Ikaw ang nasa puso niya, ikaw ang nasa isipan niya. Kaya binata niya lahat ng paghihirap. Next, the servant willingly and heartily serves. He serves heartily. Thinking of others is not enough. No? Sabihin natin, ay kapatid, alam mo, naisip kita kanina. Alam mo kapatid, naalala kita kanina. Naalala lang. Naisip lang. Ano ang ginawa mo para siya ay matulungan sa kanyang kalagayan? Ay kapatid, narinig ko na ikaw pala ay may sakit. Narinig ko pala na ikaw ay naka-quarantine. Ano ang ginawa mo para makapaglingkod ka sa iyong kapwa na nasa pangangailangan? There must be an action. Service or serving requires an action, demands an action. Jesus thought of others. Jesus thought of you and me, and he became a servant. Jesus emptied himself, laying aside the independent use of his own attributes as God. Hindi po niya ginamit yung kanyang mga karapatan bilang anak ng Diyos, nang dahil sa iyo at sa akin. He became a human
in a sinless physical body and being a human, He was subjected sa mga emotions na kung ano ang tao ay nararamdaman, kung ano ang nararamdaman ng tao, no? Nasasaktan emotionally. He used that body to be a servant and He took that body to the cross and willingly died. From heaven to earth, from glory to shame, from master to servant, from life to death, even the death of the cross. Jesus took it all for you and me. Ganon kaganda ang halimbawa ni Jesus. He emptied himself. Hindi niya pinahalagahan ang kanyang sarili. Hindi niya tiningnan ng mas higit ang kanyang sarili kaysa sa iba. Kundi tiningnan niya tayo na mas higit kailangan natin ang kanyang tulong. In the four Gospels, we can notice that Jesus is the one who serves others, not others serving Jesus. No? Meron pong isang kwento na meron daw pong maraming European pastors na pumunta at nag-attend ng Bible conference ni D.L. Moody. Ang kustombre po ng European ay ang bawat guest ay naglalagay ng kanyang sapatos outside his room to be cleaned by hall servants overnight. So, kustombre nila yon ng European pastors daw na ang kanilang mga sapatos ay ilalagay sa labas ng kanilang kwarto expecting na merong hall servants na maglilinis ng kanilang sapatos. Pero sa Amerika pala, ay wala daw noon ng hall servants. So, paglabas ni D.L. Moody sa dormitory, nakita daw niya yung mga sapatos na nakahilera doon sa labas ng kwarto ng mga guests. At dahil ayaw niyang mapahiya yung kanyang mga guests, sinabi niya ito doon sa mga ministerial students. Pero, walang naging response po itong mga ministerial students. Meron mga excuses. Meron pong sabi, may gagawin sila, may mahalagang gagawin. Ibig pong sabihin, walang maglilinis ng mga sapatos ng mga guests. So, ang ginawa po ni D.L. Moody, he returned to the dorm. Kinuha po niya yung mga sapatos at mag-isa siya sa kwarto niya na nilinis po ang mga sapatos. Imagine, the famous evangelist began to clean and polish the shoes. At that night, naglinis siya ng mga sapatos. Pero kinaumagahan, magpipreach siya. Kaya nga itong mga European pastors ay umattend doon ng pumunta sa America to attend D.L. Moody's evangelism and the Bible conferences. Pero nang gabing iyon, yung kanilang pakikinggan sa umaga ay naglilinis pala ng mga sapatos nila. Kinaumagahan, nakita po ng mga guests, kumikintab yung kanilang mga sapatos, malinis na malinis. Pero never na sinabi ni D.L. Moody, never na na-mention na D.L. Moody na siya ang naglinis ng mga sapatos na yon. Kaya lang, merong isang nakakita na kaibigan ni D.L. Moody na ginagawa niya pala ito, nililinis niya yung mga sapatos ng mga guests. So, ang ginawa ng kanyang kaibigan na nakakita, sinabi niya doon sa iba na si D.L. Moody ang naglinis ng lahat ng sapatos ng mga bisita. Kaya na-move yung ibang tao na nakarinig nito at sila ay nag-volunteer din sila na maglilinis na din. What a servant heart, no? Kaya pala ito si D.L. Moody ay itinaas ng Panginoon, a famous evangelist, na siya ang naglinis ng mga sapatos ng mga guests. No wonder God exalted him. Itinaas siya ng Panginoon.
He was with a servant's heart, and that was the basis of his true greatness. The basis of true greatness is having a servant's heart. Naalala ko, yung magkapatid na James and John, one time sinabi nila sa Panginoon, Lord, Panginoon, pwede po bang isa sa amin ay umupo sa iyong tabi, ang isa sa kaliwa at ang isa ay sa kanan? Gusto nilang ma-attain yung highest position. Katabi si Jesus. Imagine, no? Yung greatest, tapos ikaw ay nasa tabi, nasa kaliwa, nasa kanan. Parang famous ka. Pero ang sabi ng Panginoon, ano ang sagot ng Panginoon? It is not for me to assign you kung saan kayo, sa left or sa right. Pero ang sabi niya, if you want to be the greatest, you must be the least. If you want to be great, you must serve. Sa atin pong kapanahunan ngayon, no, marami po tayong nakikita na they want to be great. At ginagawa nila lahat ng magagawa nila para maluklok sila doon sa pwesto na gusto nila. Okay po yon. Pwede po yon. Pero, meron pong pero. Sa Panginoon po, ang sabi niya, if you want to be great, you must serve. The least will be the greatest. Sabi, meron akong naalalang quotation, the way to go up is the way down. The way to go up is down. Kung gusto mo raw umakyat, magsimula ka muna sa baba. Ibig sabihin, you serve. Huwag kang umakyat kaagad-agad doon sa tuktok o sa taas. For Christians, if you want to be great, we must serve. Amen? Service. Service or serving with a heart is a window of showing kingdom living. What is kingdom living? Kingdom living is walking in the character of God. Kingdom living is walking in the character of God. Tayo mga anak ng Diyos, tayo mga Kristiyano, we are expected to walk in the character of God. In our everyday living, ano po ang nakikita sa atin? Character ba ni Jesus? Is it the character of our Savior? Sa ating pananalita, ano po ang naririnig? Is it the character of our God? Or is it the character nung ating mga sarili, yung ating old nature, magalitin, mainisin, irritable? We are expected to walk in the character of God. Because by doing so, we are making the invisible kingdom of God visible through our way of living. A servant must have an attitude in which he sacrifices. Many people are willing to serve others. Diba? Gusto natin din makapaglingkod. If it does not cost them anything. Kung okay lang tayo magbigay kung marami tayo, kung maraming meron tayo, halimbawa, mga bigas, yung ating kapatid wala palang bigas, marami tayo, magbibigay tayo. Pero parang, it cost us nothing kasi marami tayo. Pero paano kung wala na rin tayong bigas? Kaunti na lang ang bigas. At yung ating kapatid ay nanghihirang. So, sabi dito, many people are willing to serve others if it does not cost them anything. But if there is a price to pay, they suddenly lose interest. Sabi ni Dr. G.A.H. Chowet, sabi niya, ministry
that costs nothing, accomplishes nothing. If there must be a blessing, there must be a bleeding. A servant must sacrifice sometimes. We must come out of our comfort zones. No? We must come out of our comfort zones. Sacrifice and service go together. If service is to be true Christianity ministry. The test of servanthood is not just how much we are willing to take in terms of suffering, but how we are willing to give in terms of sacrifice. How much are we willing to sacrifice for others? Just like the example of Jesus. Sa Philippians 2:8, sabi dito sa Philippians 2:8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. Sobra ang sakripisyo ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Sa ating paglilingkod sa Diyos, may mga pagkakataon na kailangan nating magsakripisyo. Kanina nabanggit ni Pastor Andrew sa kanyang sermon, ang paglilingkod sa Panginoon ay kalakip doon ang sakripisyo. At totoo po yun. How much are we willing to give, to sacrifice? So ito po ang magiging katanungan sa atin. The more we give, the more we receive. Diba? No? Magandang sikat na kasabihan yan. The more we give, the more we receive. The more we sacrifice, the more God blesses. But if love is the motive in serving, gaya po ng sinasabi sa Philippians 2:1, when love is the motive in serving, sacrifice is never mentioned. Meron tayong minsan naririnig, nagbibilang ng kanilang mga sakripisyong ginawa. Pero alam niyo po ba, kung ang pundasyon ng sakripisyong ito ay love, pagmamahal, I believe na hindi kailangang bilangin, hindi kailangang ipagsigawan kung ano yung mga sakripisyo na inyong ginawa. Because it is an expression of your love. And sacrifice, ang sakripisyo po ay kasama sa pagpapakita ng inyong pagmamahal. So as Christians, as servants of God, we are expected to show love and to make it the motive in serving. No? Kaya nga, sabi ni Paul sa mga Philippians, kaya nga yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. And next is a servant's attitude glorifies God. A servant glorifies God. Ito siyempre ang pinaka-great goal ng lahat ng ating ginagawa, ang maparangalan ang Diyos. Si Paul ay nag-warn sa atin against vain glory. Tingnan po natin sa Philippians 2:3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Pwede pong harapin natin ang ating katabi. Sabihin mo, kapatid. Pwede po? Sabihin mo, kapatid, huwag kang gagawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Ito po ay isang paalaala sa atin ng salita ng Panginoon. Ano daw ang dapat gawin sa halip na mag-isip o gumawa ng
may pansariling layunin o pagyayabang. Sabi po dito, sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. No? Ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Alam ko pong wala sa bokabularyo ng mga Kristiyano yung rivalry. Dapat wala po yun sa atin. Yung parang naglalaban-laban tayo, sino ang mas higit, sino ang mas mababa, sino ang talo. Even sa Christians, no? Christians against Christians, ministry against ministry, hindi po dapat ito mangyari sa mga Kristiyano. Our goal must be to glorify God. Our goal must be to glorify God. Kaya nga sabi po sa 1 Peter 5:6, humble yourselves before the Lord, for in due time He will exalt you. Humble yourselves before the Lord, for in due time He will exalt you. Minsan, parang sa tingin natin, parang kinakawawa tayo minsan din ng sinasabi sa atin na yung mga bagay na parang ayaw nating marinig. Pero, sometimes kailangan nating magpakumbaba. No? Kailangan nating magpakumbaba. For in due time, kung tayo'y nagpapakumbaba, God will exalt us. Tayo ay pararangalan ng Panginoon. Tayo ay itataas ng Panginoon. Pero ano ang sabi ng salita ng Panginoon doon sa mga nagmamataas? Sila ay ibababa ng Panginoon. So yung mga nagmamataas ay ibababa ng Panginoon. Yung mga nagpapakumbaba, sila ang itataas ng Diyos. Amen. Sila ang itataas ng Panginoon. So in kingdom living, gusto ko lang po i-sum up, in kingdom living, we walk in the character of God. Sa atin pong pamumuhay araw-araw, ang makita po sa atin ay ang katangian ng ating buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran. In kingdom living, we are given the opportunity to manifest or to let the invisible kingdom be seen. So, it is a privilege for us na maipakita kung ano yung tunay na katangian ng Diyos na ating pinaglilingkuran. And by doing so, we will glorify God. By doing so, we will glorify God. So purihin ang Panginoon. Nawa po sa umaga pong ito, meron po tayong natutunan. Kingdom living is walking in the character of God. Can we ask ourselves, are we walking in the character of God? Am I showing the character of God in my everyday living, in my everyday walk, in my everyday work? Am I showing the character of God? So, iyan po ang iiwan ko po sa inyo na tanong ngayong umaga. And let it be, and may we be found in the sight of the Lord that we are walking in His character. Amen.